Hi guys, ako si Lou and welcome sa aking channel. I'm Lou and this is Lou's Green Life. At ngayong araw ay itatanim ko to dito ang aking hinandang tarragon plant dito sa aking temporary raised bed. Kasi ang tarragon plant ay isang perennial plant na nabubuhay minsan sa isang taon or kalahati. Depende sa kung paano mo siya alagaan at sa kung gaano mo siya kadalas i-pruning. At bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano siya alagaan at bigyan ng sapat na pataba or fertilizer nang sa ganon ang yung tarragon ay mas lalong humaba pa ang buhay. So magsimula na tayo. So guys, kapag magtatanim kayo is kailangan na merong distansya ang iyong tarragon nang sa ganon maging maayos yung pag-uugat niya at hindi siya mahirapan sa paglaki. So ganyan. Next. Lalagyan ko nilang siya ng pagitan na more about 3 inches or 4 inches. Depende sa gusto niya. At kapag bagong tanim ang iyong tarragon, kailangan siya ng palagi niyong didiligan hanggang siya sa isang buwan na palagi niyo siyang i-maintain na moist yung lupa niya. Nang sa ganun, ang yung tarragon plant ay may mabuhay talaga. So kung makikita niyo guys, ito yung tarragon. This is a fully rooted tarragon. Ibig sabihin, ready na to para i-transfer sa inyong container or raised bed kagaya nito na ginagawa ko dito sa lang. This is an easy plant to grow. And this is, like what I said, this is a drought-resistant plant. This plant loves sunlight. Yung duration ng sun niya is 8 hours yung pinakamatagal. Nang sa ganon, mas lumago pa yung tarragon nyo. At kung mapapansin nyo dito guys, itong stem niya is hindi siya masyadong malambot. Which means, isa sa mga bagay na kailangan niya ng sun. Nang sa ganon, yung stem niya is maging matatag siya. Hindi kagaya nung ibang tarragon na malalambot, which means kulang yung sasan. At ito naman ay kung gusto nyo ang tarragon nyo ay mas lalong maging matigas, kailangan nyo lang siyang i-prune. Huwag nyo hayaan na kapag may lumabas dyan na maliit na tarragon, kailangan nyo lang siyang i-pruning. Nang sa ganon, mag-focus siya dito lang sa dalawang stem na to. So, ayan. At ito pa. Basta guys, palagi nyo nang tatandaan na i-maintain nyo na moist yung kanyang lupa. Kahit isang buwan. Nang sa ganun, masigurado nyo na ang yung tarragon plant ay mabubuhay na talaga siya. Hindi siya mamamatay. Tarragon plants need a little bit of love. So that your tarragon plant will thrive well. Isa to sa pinakapaborito kong halaman. Kasi minsan, mas prefer ko siya guys na ilagay sa tea or sa pagkain, pero
mas prefer ko siyang gamitin sa tsa because it has an aromatic scent. Tapos lalagyan ko siya ng alternative sweetener, which is the stevia plant. Sa sunod ko guys na video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko alagaan ang stevia plant. Its medicinal use, the parts that you can use, and how to use the stevia plants when it comes to treatment. Kagaya din itong tarragon plant. But for now guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya itanim at kung paano lang siya alagaan. So, since guys, meron akong sobra, itatransfer ko na lang ito sa aking container. And so, this is the tarragon. Plant na re-transfer ko dito. Kailangan nyo lang gawin is ma-maintain nyo siya na moist siya sa loob ng isang buwan. And ang established na, kapag established na siya, hindi nyo na siya kailangan kahit araw-araw na diligan, kahit hindi nyo na yung gawin. Kasi ang tarragon is a drought resistant plant, which means kahit sa isang week, 1 week, kahit isang beses nyo lang siyang diligan, okay lang siya, hindi siya nagkakaroon ng problema. Hindi siya gaano ka-sensitive na halaman. But kapag nilagay niyo siya sa ganito na kapag transfer niyo pa lang siya, kailangan siya na 1 month palagi siyang didiligan, ng sa ganun maging moist yung lupa niya at yung ugat niya is mas lumago siya sa ilalim, kasi mas nakakabuelo ang isang ugat kapag moist ang lupa na ng pinagtaniman niya. So this is the tarragon plant. So kung mapapansin nyo guys, may pagitan yung pagtanim ko sa kanya. Nang sa ganon, maging maganda yung magiging resulta ng tarragon natin. So eto guys, yung sinasabi ko sa inyo na kapag eto, nagiging siyang mahina. Kasi inalaw ko na mag grow itong dalawang ito. Pero kung pre-nuning ko ito, kung tinanggal ko itong dalawang ito, mas magiging itong matigas. Kagaya nito. This one. Ayan siya. Mas nagiging siyang matatag kapag isa lang yung main stem niya. Hindi siya nagiging tinatawag ng iba is sturdy, or yung mahina yung pagkakaano niya. Pero kailangan nyo lang, kung gusto niya talaga na ang tarragon nyo is maging matatag, kailangan nyo lang i-prune siya. And aside dyan guys, mas nagiging malalaki ang mga dahon ng tarragon once na nasa isa lang yung main stem niya. Kagaya nito . Kung mapapansin nyo, ang leaves niya is umaabot ng parang 2 inches and a half. Yan yung talagang dahon niya kahaba. Pero kapag hindi niyo siya napopruning, ganito lang siya kahaba . Maliliit lang siya. Kahit bata pa siya, ganyan talaga yung magiging dahon niya. Lalo na kapag hindi niyo napopruning, ganyan lang yung magiging kahaba. Pero kapag kagaya nito, mahaba na talaga siya . Kasi isa lang yung dahon niya. Isa lang yung stem niya. Dito naman guys, Ito dalawa siya. Kapag hinayaan kong lumaki itong isa dito, ito. Hindi siya magiging mahaba yung mga dahon niya. Ganyan lang siya. Pero ito, yung isa, yung katabi niya, isa lang yung main stem niya. Kaya kung mapapansin niyo guys, mahaba yung mga dahon niya. So ayan. And that's all for today's guys. I hope you learn a little, and if you like this video, please like, subscribe. Feel free to comment down below if you want answers, suggestions, or opinions regarding on my current video. And that's all for today. I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden. I'll catch you next time.